Good morning guys. Dito tayo ngayon. Quick field test lang tayo ng Humanity 9 feet. Medium light ang gamit ko ngayon. Kaya lang natin yung action niya. Actually masyado siyang malambot. Fast action kasi. Magaan siya. Sana makakuha ng medyo good size para makita niyo. Nandito pala na ako ngayon sa Dimasalang Port, pero under construction siya. Oo, nagpaalam lang tayo kung pwede makapasok. Pero so, pinayagan naman. Dami kasing talagitok dito. Dito kasi sa Masbate, karamihan pag mga ganitong spot, talagitok ang nakukuha. Gamit kong lure is 5G Chorinoya. Subukan lang natin itong Humanity kasi maraming beginner ang nagtatanong, naghahanap ng medium light tapos 8 feet pataas. Actually meron naman itong 8 feet, binili ko lang is yung 9 feet. So, mas maganda siya pang cast, mas malayo ang naabot. Apat na kasta ata natin to, wala pang strike na isa. Parang hindi to normal. Pero fast na lang tayo ng cast. Makuha rin natin yan. Slow retrieve lang pala ako ngayon guys. Medyo malalim kasi dito ang spot. Lipat tayo sa kabila. Wala pala mapwestuhan, dito na lang. Ano tayo damo na? Subukan natin mag-retrip ng medyo mabilis.
Fish on, guys. Fish on. Fish on. Kita nyo yung tip sa nakikita nyo, guys. Yun. Anong isda kaya to? Yun. Ah, bugao. Oh, ito, guys. Asampulan na yung humanity natin. Medium light. So, bigyan natin siya mamaya kay tatay. May namiminute kasi doon na ang yan siya, guys. Oh. Pari. Good size na rin siya. So, unhook lang natin. Hindi na tayo zero ngayon. Ayun si Kuya. Doon natin ibibigay sa kanya yung nahuli natin. Baka pangulam niya. Hirap to, pinunod ko talaga, oh. Lindol, guys. Takas ng lindol kanina. Nahulog ako sa dagat. Hindi muna ako uwi kasi kapag nag-drive ako sa motor, madisgrasya lang ako. May mga aftershock pa. Lakas pa rin. Hindi ko na record kanina yung pakahulog ko. Diyan, no? Nahulog ako dyan. Diyan, no? Ganun ako dyan. Tapos nakita nyo yung bakal na yon. Grabe yung alog nun. First time ko maka-experience ng ganung lindol. Grabe, nagkabitak-bitak yung kalsada dun. Lakas talaga. Mag-strike pa kaya pag ganitong pagkatapos ng lindol? Bukan nga natin. Naalala ko rin pala nung nakaraan, nung Sabado. Andun ako sa isang port, tapos medyo makulimlim. Yun, bawat cast ko, nagkakaroon ng ground yung rod ko. Yung static yung tawag doon. Static na energy, ang port, di ko alam. Basta sa ganitong, ditong part ng rod, stainless siya. Pag nagkakasta ko, parang natitrigger yung kuryente. Nagkakaroon ng ground, tumutunog parang pirin-prito. Kaya di ko matapos-tapos ang video. Ngayon naman, lindol, pambihira na. Swerte sa malas, ha.
Yung kasing may ground yung red ko, medyo makulimlim yung panahon nun. Meron thunderstorm. Nasa open pa ako. So pagka ganun guys, silong muna tayo. Apat na beses ako nagcast kasi akala ko kung ano lang. Pag pang-apat, naitapon ko na yung rod ko. Takot ako, baka tamaan ako ng kidlat. Mukhang di ka matatapos ang field test nito ah. Kaya isa pa lang tayo. Mukhang nabulabog na rin yung mga isda. So next time na lang. Siguro pag next weekend, dalhin ko ulit ito. Mag-field test ako. Last cast na natin ito guys. Safety first. Mukhang wala na rin naman mag-strike na isda.